Hi guys, welcome sa YouTube channel ko about rabbit farming. So, gagawin natin ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano malaman yung gender ng rabbit na inaalagaan nyo guys. Kasi guys, lagi nilang tinatanong kung paano daw ba malaman yung gender ng rabbit. So, ito yung mga kadalasan tanong guys ng mga nagsisimula pa lang mag-rabbit kung paano malaman yung gender. And kailangan talaga kung gusto mong mag-alaga ng rabbit is marunong kang tumingin ng gender kasi maaari kang lokohin ng mga hindi trusted na seller ng rabbit guys. For example, yung sa mga market lang. So sinasabi nila mag-asawa, babae at lalaki. So kung para makasure kayo, dapat alam nyo rin guys na kung paano magtingin ng gender ng rabbit. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-identify ng gender ng rabbit. So, kailangan hawakan nyo yung rabbit nyo sa comfortable position. Tapos, gantong position guys. Kailangan hawakan nyo ng naka-lay down sa inyo or pwedeng, halimbawa nakatayo kayo, nakasandal siya sa inyo guys or naka-lay down siya sa may lap nyo, sa hita nyo guys. Tapos ang pagtitingin lang ng gender nyan is yung sa may private parts na sa baba, yung ari nya, i-ano mo lang, i-pepress mo lang siya ng ganito. So i-pepress mo ng lightly guys kasi maaring ma-irritate yung ari nung nung rabbit. So dahan-dahan lang. And spread nyo ng kung ano nakikita nyo dito ngayon sa video natin. So spread nyo yung ari niya. Sundin nyo yung procedure na ginagawa ko rito sa video. So para malaman yung gender niya is if babae siya or doe kung tawagin. Mahaba yung yung guhit niya doon sa pinaka private parts niya guys, yung sa ari ng babae. So next naman is ipapakita ko sa inyo kung paano malaman kung lalaki guys. So ganun lang yung pagtingin kung babae yung yung rabbit niyo guys. So lagi niyo lang tatandaan na yung pinaka guhit niya sa may sa may ari niya is almost hanggang doon sa may sa may puweta niya guys. Doon sa pinaka sa pet niya guys. So ang ang pagtitingin naman ng lalaki na rabbit guys para malaman nyo if lalaki yung rabbit is same procedure. Ihawakan nyo yung rabbit ng comfortable position and hindi siya nagwawala kasi mahirapan kayong magtingin ng gender if nagwawala yung rabbit. So before nyo start na spread yung yung sa may ari niya is kailangan kalmado siya guys, hindi siya nagwawala. And may tendency kasi na makakalmot ka nung clone ng nung rabbit if medyo nagwawala siya ng konti. So wait nyo lang guys. So dito sa video procedure na pinapakita ko sa inyo ngayon guys is almost same procedure. So lay down yung lay down nyo yung rabbit and sundin nyo lang yung yung way nung nasa video na pinapakita ko ngayon. And next is spread nyo yung sa sa may ari niya guys, ganun pa rin. So makikita nyo dito yung ari ng lalaki is kwan siya guys. Yung ari ng lalaki is kung makita nyo rito sa video, so siya circle siya guys compared dun sa babae na rabbit kanina is yung sa ari niya, yung guhit niya guys is almost hanggang dun sa may pinaka puweta niya. Pero makikita nyo rito sa lalaki na rabbit is may hati din siya kaya nga lang medyo bilog siya. So yung hati niya guys is hindi hanggang dun sa may puweta niya. So yun yung pinaka finish nung lalaking rabbit. So ganun lang guys yung pag-check ng gender ng rabbit para malaman nyo yung yung gender nila. Para
kung bibili kayo guys and identify nyo yung gender ng mga rabbit nyo guys pag nanganak na or kailangan nang ihiwalay sa isa't isa guys. So ganun lang yung procedure ng pag-check. And by the way guys, mahalagang malaman natin kung ano yung gender ng rabbit natin kasi pagdating ng mga 4 to 6 months guys is pwede na siya mabuntis. So iniiwasan natin na maghalo yung lalaking rabbit sa babaeng rabbit pag mga nasa 4 months hanggang 6 months guys. Kasi ang tendency niyan is babarakuhan ng dire-diretso ng lalaking rabbit yung babae guys. And kapag na-stress yung rabbit natin guys is may tendency na mamatay siya. So iniiwasan natin yun guys. And yun yung kahalagahan kung bakit kailangan nating malaman yung gender ng rabbit. And of course, kung halimbawa may bibili sa inyo, alam nyo kung paano mag-identify ng gender ng rabbit. So napaka dali lang naman eh. Once again guys, yung doe na rabbit guys or babae na rabbit is ganito yung itsura ng ano niya, ng ari niya guys. So makita nyo dito sa video. So yung pinakaguhit niya is hanggang dun sa rectum niya, dun sa may pinaka anus niya guys, dun sa may pinakapwet niya. And ito naman once again yung lalaking rabbit. Makikita nyo dito is may guhit din siya kaya lang maiksi lang siya and medyo bilog yung ano, bilog yung ari niya. And hindi yung guhit niya guys hindi hanggang dun sa may anus or rectum nung ano niya nung rabbit. Hindi siya hanggang doon sa may puwetan. And makikita nyo guys, meron pa siyang nasa gitna nung pinakaguhit. So yun yung parang, so yun yung pinakaano niya, pinakaari nung lalaki. So kung helpful guys tong video na ginawa ko sa inyo is, don't forget to like and share guys and comment down below. And subscribe to my channel if hindi pa kayo napag-subscribe. And huwag nyo guys kakalimutan na i-ring yung notification bell para ma-notify kayo sa mga next tips natin about rabbit farming and yung simple tutorial natin sa pag-start ng rabbit farming. So hanggang sa muli guys, so kita-kits ulit tayo sa next update ko sa rabbitry natin. Peace out.